So, eto na nga mga sangkay, meron po tayo ngayong masasabing bad news, no? At kailangan po itong malaman ng bawat pamilyang Pilipino nang sa ganon makapaghanda po tayo. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another video, another vlog, mga sangkay na ating tatalakayin ngayon ng masasabi po nating bad news po ito eh. Pero kailangan po ito makarating sa bawat pamilyang Pilipino nang sa ganon hindi po madagdagan ang mga nabibiktima ngayon, mga sangkay, nitong tumitinding literal na nag-iinit na panahon dito sa Pilipinas at sa buong Asia. Bago tayo mag-umpisa, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Nasa baba po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, 1.2 million subscribers sa po tayo at ilang tulog na lamang po, madaragdagan na naman po tayo, mga sangkay. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, mga sangkay, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, ito, sundan nyo lamang po, mga sangkay, ha. May ginawa akong video, sample video po ito, mga sangkay. So, i-check nyo po sa inyong mga cellphone. Sa taas ng video na to, may makikita po kayong tatlong tuldok kagaya po ng nakikita nyo dito sa larawan na ito. Tatlong tuldok, mga sangkay, taas ng video, magkakatabi. Pindutin nyo po yan, yung tatlong tuldok. May lalabas po dyan na show more. Then, pindutin nyo po yung show more or yung plus. Okay? I hope na nagets po, nasundan po ng lahat. Matatalino naman yung mga solid sangkay. Okay, ito, mga sangkay, talakayin po natin ito dahil importante na malaman po ito ng bawat pamilya natin. Dahil kapag hindi po natin alam ito, mga sangkay, magpataka lang po tayo. No? At dun po nangyayari yung heat stroke at kung ano-ano pang mga karamdaman na naidudulot po nitong sobrang init ng panahon. Ito po yung balita kasi. Ayon daw po sa PAGASA, halos buong bansa ang makakaranas ng heat index na 45. Ganyan po kataas, mga sangkay. Pataas sa Mayo. So, ibig sabihin, halos buong bansa eh. Kung mayroon pa, ewan ko mayroon pa bang malamig ngayon sa Pilipinas. Kasi kahit sa Baguio, di ba? Umaabot na rin po ng 28, 29, ewan ko kung umabot na po silang 30. Pero mainit na po yun, mga sangkay. So, halos buong bansa daw po makakaranas na ito, itong sobrang init ng panahon. Okay, panoorin nyo po ito mabuti para lahat po tayo hindi aanga-anga. At mapaghandaan po natin ito, ang bawat pamilya po natin, at least, ma-safety po natin. Mayo na po bukas, buwan kung kailan inaasahang makakaranas ng mahigit. Ngayon na po yan, mga sangkay. O nga pala, no? Happy May 1 na pala, 2024. Ang bilis po ng panahon, no? Mayo na. Get 45 degrees Celsius na heat index ang buong bansa. Ayon po yan sa PAGASA. Ang tumitinding init, ikinababahala at itinuturing ng emergency situation ng ilang eksperto. Mm-hmm. Emergency situation. Ibig sabihin, delikado na ito. Ang tawag na po dito, mga sangkay, ay heat wave. Okay? Kasi ang heat index, ito po ay ang nararanasang init natin mula sa ating pangatawan. Pero itong init po ngayon, mga sangkay, pangkabuuan, ito na po ay heat wave kung iturin po ng international media. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa init ng panahon, apektado pati ang produksyon ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte. Isa o dalawang araw na lang daw nakakapasok ang mga tagaluto dahil hindi na kinakaya ang matinding init. Mainit masyado, hindi na kaya yung init sa loob. Pwede kayo magano, no? Hapon na lang yung trabaho kasi. Pwede kaya yun? Kasi yan po yung delikado, mga prone po dito, mga may edad na. Pero alam nyo guys, ha? Parang wala na nga pong pinipili. Kahit po yung mga kaidaran namin, mga malalakas pa naman, mga sangkay, nagkakaroon na po ng heat stroke. Nakakaranas na rin po. Mayroon pong isang teacher na heat stroke, mga sangkay, dahil po sa sobrang init.
batang-bata pa po. Parang mas bata pa po ata yun sa akin. Ngayon, kawawa po talaga. Kaya, guys, I advise everyone, kahit po sa kaedaran po natin, no? Mag-iingat po tayo. Kagaya po ng isang teacher, kawawa po talaga yung nangyayari sa kanya. At ito po yung ano, ito po yung masakit na nangyayari ngayon sa ating bansa na hindi po natin nababantayan minsan. Diba? Kung alam po natin na delikado, huwag nang lumabas. Para lamang po ma-safety natin yung mga sarili natin. Ang 75 anyos na si Mang Carlos naman, kahit mainit, matyagang itinutulak pa rin ang kanyang kariton. Grabe, dito ako naaawa mga sangke sa mga ganito eh. Diba mga ano pa, mga matatanda na pero nagbababad sa araw kasi kailangan kumita. Para maglako sa Manila. Napapagod po, ma'am. Grabe ka tayo. Iningan. Matakas sa ulo. Eh, tiyagaan lang pa tayo. Tiyagaan lang yung init eh. Sa datos ng PAGASA ngayong araw, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Kabilang yan sa mahigit 30 lugar sa bansa na nakapagtala ng danger level na init. Ang kalbaryong ito, nakikita ng PAGASA na madaragdagan pa sa mga susunod na linggo. So ako, ang duda ako dito, mga sangke, kasi sinasabi po nila, di ba, na hanggang second week pa raw itong init na malala sa Mayo. Pero duda ako dyan. Mukhang may extend po ito, mga sangkay. Kasi sabi po dito, madaragdagan pa sa ilang mga linggo. Ina-expect po natin na yung magnitude and or yung dami ng mga stations na nasa danger category ay madadagdagan pa. And yung temperature or heat index values na meron doon ay maaari din po madagdagan. Sa extreme forecast temperature ng PAGASA para sa buwan ng Mayo, maliban sa Mountainous Luzon, halos buong bansa, inaasahang higit 31 degrees ang aktwal na temperatura. Ibig sabihin, ang heat index maaaring umabot ng 45 degrees hanggang 54.8 degrees. Oh my goodness. Sa Metro Manila halimbawa na may extreme temperature range na 36.5 to 38.3 degrees Celsius, maaring umabot sa 52.3 degrees ang heat index, plus 1 to 14 degrees kasi sa aktual na temperatura, depende sa relative humidity ng isang lugar. Nagbibigay na ng senyales ang ating mundo na something needs to be done. And very alarming nga ito. Emergency situation na to. Guys, alam nyo, kung nanonood, medyo kinikilabutan kasi ako sa nangyayari ngayon sa ating planeta. Pero kung nanonood kayo dito sa ating channel lagi, dito ako nag-a-update patungkol po sa climate change. Dito po natin pinag-uusapan yan. Hindi nyo mapapanood po yan ng ang mga ganong klaseng vlog sa ibang channel. Dito lamang po. Kaya nga po, kung ikaw ay laging nanonood dito sa ating channel, marami kang matututunan patungkol po sa climate change. At ito ngayon, ito na po, sinasabi ng mga eksperto ito. Ito ha, pakinggan po natin mga sangkay. Humidity ng isang lugar. Nagbibigay na ng senyales ang ating mundo na something needs to be done. Mm-hmm. Hindi po chismis yan mga sangkay. Ito pa. And very alarming nga ito. Emergency situation na to. Emergency situation. Akala po natin itong init na to eh wala pong pinanggagalingan mga sangkay. Climate change ang ugat ng lahat ng to. Yes, may El Nino tayo. Pero yung El Nino na yan, noon pa yan mga sangkay, 'di ba? Naranasan po talaga yan ng ating planeta. Pero itong climate change, ito po ay long-term na ano, disaster na magaganap sa ating planeta and it's happening right now. Buong mundo po yan mga sangkay. Just imagine last year, nagkaroon po ng malaking sunog sa Alberta, Canada na halos ilang buwan mga sangkay, halos buong kagubatan na po nila ang nasusunog. Papunta na po sa Amerika, iba pang mga bansa sa Europe, sa Greece, sa France, sa Spain. At ngayon mga sangkay, ito sa Asia. So hindi po ito basta kwentong barbero lamang. Ito po ay totoong nagaganap sa ating planeta ngayon. That we have to be ready. Ito po ay consequence dahil po sa ginawa ng tao sa ating kalikasan. Parang pag nasusunog yung bahay mo, hindi na siya umiinit lang yung bahay mo.
nasusunog na yung bahay mo eh. Ibig sabihin, extraordinary measures na dapat ang kumbaga pantugon dito. Hindi na uubra yung mga band-aid solutions. Lalo't lalo na kung business as usual pa rin ang solusyon mo. Kasunod nitong El Nino, kakaharapin naman ng bansa ang La Nina. Sa third quarter ng taon, maaaring makaranas ng mas... La Nina. Guys, eto ha. Akala po natin masaya po tayo kasi tapos na. Pag natapos ang El Nino, wala na, ulan eh. La Nina po yan. So, dahil may climate change, malamang sa malamang palalakasin itong La Nina. Ibig sabihin, yung mga pag-ulan, yung mga pagbaha, mas delikado na. Pabira. Mas maraming tubig na dala ng ulan at mas maraming bagyong tatama sa lupa. Nasa 14 na bagyong inaasahan ng PAGASA simula nitong Hunyo hanggang Oktubre. Mas malaki yung chance na mag-landfall siya during La Nina, pero yung intensity or yung lakas ng mga bagyo during La Nina ay relatively weaker as compared to those that have formed during El Nino. Pinaghahandaan na rin daw ng Task Force El Nino ang paparating na La Nina. Matinding init man o ulan, maglalako pa rin si Lolo Carlo sa kalsada dahil wala naman daw siyang aasahang iba para may makain siya. Para yun yung kinabubuhay ko eh. May ano ng bigat. Alam niyo, mas naawa pa ako sa mga ganito kaysa sa mga nangihingi ng pera sa kalsada. Pero ito talaga, mas naawa ako sa mga yan, mga sangkay. Nakikita ko sa, nadaanan ko sa kalsada, yung mga naglalako ng kung ano-anong binibenta. Mas doon ako nagbibigay kaysa sa mga nangihingi lamang po. Wow. Matanda na pero no choice po siya. Kailangan kumayod. Sa gitna po yan ng El Nino. Para sa GMA Integrated... So guys, again, hindi po ito joke, itong nangyayari sa ating mundo ngayon. Ito yung realidad na nagaganap sa ating planeta ngayon. Kailangan po natin paghandaan lahat to. Itong pagtungtong natin sa Mayo, mas delikado dahil mas iinit ang panahon. Dapat laging may tubig. Dapat nasa lilim lagi. Dapat hindi po lumalabas na ng bahay kung delikado. No? Mas importante po yung kalusugan po natin. At kung lalabas naman kayo, siguraduhin nyo naman na may tubig kayo. At kung nararamdaman nyo na na sumasakit na po yung ulo nyo, aba, malumilim na kagad kayo, mga sangkay. Bumalik kayo sa inyong mga bahay at kung maaari, pumunta na kayo sa clinic. Para masigurado, mga sangkay, kasi delikado po ngayon. Biglaan na lamang po eh. So lahat ng ito, itong nararanasan po natin ngayon, dulot po ito ng climate change. Binabalikan po tayo ng kalikasan. Itong init ng panahon dahil sa climate change, natutunaw na yung glaciers, marami na po mga kagubatan yung nasira, mga sangkay. So talagang global warming is real. Itong climate change ay patuloy na maghahagupit. Pero wala pa po tayo sa pinakasimula na 2030. Yun po ang pinakamalala eh. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube or makikita niyo po ito sa screen. Pinag-uusapan po natin dito yung mga nagaganap sa ating mundo na nakasulat po sa Biblia. Kaya naman, isubscribe niyo po ito, i-click yung bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.